sinakay daw ng dalawang lalaki, ma'am, yung anak ko. Wala noon, hindi na namin nakikita, ma'am. Kasi pipi yung anak ko at saka bingi po. Okay, kuya. Ikaw yung asawa ni Lynn na ama ng anak na nawawala. Opo. Anong pangalan niyo po? Jervin po. Jervin? Oo, Jervin. Kumusta kuya Jervin? Ito, nagtitis ng kwan. Nagbabagbag sa jacksap ng mga kwan, bakal. Para makakwan, makabili ng mga pagkain namin. Kumusta kayo kuya na alam kong habang nagtatrabaho kayo ngayon, ay iniisip nyo yung anak nung nawawala? Hindi ako karoon masyadong makatrabaho. Kasi wala yung panganay kong anak. Paano kung iba dyan, ang mga anak nila, kung nawalan siguro, di ko alam din. Kung anong gagawin nila? Di ko alam. Masakit din tayo. Gaano kasakit kuya na panganay nyo pang anak kuya yung nawawala? Parang napupulan ng isang paa. Sana ibalik na lang, ha. Huwag na lang ganito nga inihintay. Para kayo napupulan ng paa, para kayo nalumpo. Sa nangyari ngayon sa anak niyo, kuya. Ganun ka sakit. Habang nagtatrabaho kayo, dala-dala nyo, hindi kayo makapag-focus doon sa ginagawa nyo dahil iniisip nyo. Iniisip ko lang palagi yan, kahit sa pagtulog, garoon din. Hindi ako makatulog sa gabi. Malabas ako kagabi para baka sakali dyan magkita ko sa daanan. Wala. Anong mensahe mo kuya doon sa dalawang lalaki na sana lumukot o kumuha doon sa anak? Sana, ibalik na lang sana. Kahit iwan dyan sa palingke, alam niya nang umuwi dyan. Matatakot naman. Kung matatakot sila, iwan dyan sa bayan, sa police station. Yun lang. Para hindi niya kuhan. Ano ngayon ang iniisip mo, kuya? At nakakatakot? Okay lang sana kung dalawang babaeng dumukot, mga lalaki pa ito. Dalawang lalaki pa. Hindi ko alam kung anong kuhan. Kung station niyang kuhan. Kumakain ba o anong ginagawa, kung hirap pa, hirap-hirapan, kung ano. Alam kung anong sasabihin ko na. Tapos kanina, kuya, ay nabanggit din ng misis nyo na pagdating sa trabaho, hirap kayo. Ano pong trabaho nyo dati? Construction po. Construction po kayo. Matanong ko lang po kung hindi niyo po masamain, ano po nangyari sa balat niyo po, kuya? Yun, hindi ko alam. Hindi ko alam po, ma'am. Basta nagtubo na lang ganito. Kailan po ito nag-start? Matagal na. Mga ilang taon na po kaya, kuya? Bago ni, kuya, Piting. Bago? Bago si Piting ang kuan. Yung panganan yung anak. Oh. Bago pinanganak. Bago pinanganak. Pinagbuntis pa lang. Ay, wala pa. Ah, wala pa. So, bago kayo magsama lang, parang ganun. Oo. Mga 15 years. Oo. Yes. Mga ganyan. So, sa tingin niyo po, ano kaya ang dahilan bakit naging ganyan yung balat niyo, kuya? Hindi ko pa alam. Ang sinasabi naman, baka kinulam ka kung sinasabi sa akin. O may nag-iingit ka sa'yo kung may nag-iingit sa akin. Anong napacheck up niyo po ito? Oo, palagi. Anong sabi ng doktor? Yung ikuan. Sabi naman, kuan makakuan yan. Matatanggal din yan, sabi naman sila. Nagagamot kayo sa katunayan ngayon? Meron. Okay, pagpatuloy nyo kuya kasi, anong sabi kanina, Lynn? Anong klaseng leprosy? Gagaling yan, no? Tuloy-tuloy ang gamot. Meron na akong natulungan na may leprosy, no? Nang taga Tarlac. Gumaling, gumanda na ngayon, na akala ko ay hindi makabangon, akala ko tuluyan na talagang mawala. No, pero sa awa ng Diyos ay gumaling, lumiksi, no, basta maayos na siya ngayon. Buti sa iyo ay tinuloy-tuloy mo yung gamot, okay. No, at hanggang ngayon malakas ka naman, nakakapagtrabaho ka. Yun nga lang, siyempre gusto mo pang magtrabaho na medyo maayos bilang ikaw, no, ay na may ganyan, masakit talaga sa kalooban
na gusto mo magtrabaho ng iba kailang hindi ka matanggap-tanggap dahil ganito ang itsura ko. Ganyan yung itsura niyo. Pinagtatakaan ko yung mukha ko pang kwan. Ganito. Pwede naman sa katawan. Dito naman sa mukha. Ilang taon po kayo, kuya? 33 po. 33? Bata pa pala kayo. Ano? So yung para bang ang naaano ka sa sarili mo kasi gusto mo magtrabaho, bakit dyan pa sa mukha mo na ilagay na mayroon naman dyan sa katawan mo na sana medyo kahit pa paano makapagtrabaho kayo ng maayos-ayos. Kaya nga, kung sinasabi, dito pa sa mukha ko, di naman dito sa, pwede naman sa katawan. So ano ngayon nararamdaman mo kuya sa mga ganyang tumutubo sa katawan niyo? Wala naman mararamdaman sa akin. Hindi masakit? Hindi po. Pag kuwan, ganitong taginit, yon lang ang kuwan, masakit. Masakit, mahapdi, parang gano'n, nagsusugat. Hindi naman nagsusugat. Basta masakit lang. Pero believe ako sa'yo, kuya, no, kahit sabi mo nga ay may rejection doon sa paghahanap buhay, pero lumabas ka pa ng bahay, no? Naghanap buhay ka pa rin, gumagawa ka pa rin ng paraan, kahit extra-extra, malaking bagay yon. Nakitaan ko na talagang prosigido ka para sa pamilya, no? Saan kami naman kukuha ng pagkain kung hindi ako magkukuha ng kuan? Magtatrabaho, di wala din. Di kaming pamilyang nga, wala kaming makukuha ng pagkain. Tama. Tama yung sinabi niyo, kuya. Kung nagpapatalo ka sa sakit mo, at kung nagpapatalo ka, kung bulihin ka, kung nagpapatalo ka, naasarin ka sa mga kakilala o sino ba yan dyan, kahit anong walang sinong dyan, magbibigay sa inyo paano. Hindi ako naiiya, kahit anong kinasabi dyan, hindi ako naiiya, basta mabuhay ko ang mga pamilya ko. Dito. Tama. Wala naman akong reklamo, kahit anong trabaho, pasukin ko. Wala ang importante, naman meron kayong maiuwi sa pamilya. Yun nga ang kwan namin, yung mga pamilya kong unahin ko. Kumusta yung gamot niyo, kuya? Nabibili niyo, namimintin niyo? May binibigay sa amin. Sa center, di ba meron? Oo, siyang silang nagbibigay. Wow. Marami yung binigay ka sa akin, isang karton. Parang pang isang buwan. Oo, may gate niya. Wow. Hindi maganda, no? Kumbaga, ang problemahin nyo na lang ay pagkain, di ba? Kasi yung gamot, may libre, at nabibigyan kayo, malaking tulong yun. Isa pa, ulitin ko na nga lang magtrabaho, tapos may libreng gamot. Yun. Isa pa, tuloy-tuloy yung gamutan at hindi lalala yung mga sugat o yung tumutubo sa balat ni Kuya Jervin. So, ayan po mga kabayan, no? Kumbaga, may problema na nga itong pamilya sa sitwasyon ng padre di pamilya, pero dinapuan pa talaga ng ibang problema na ito yung parang ang hirap, no? Kung tama yung sinabi kanina ni Kuya, kung ibang tatay o nanay o ibang magulang lang yun na ganito ang nangyari sa kanila na nawala ng anak, iwan ko lang. Kung mahina yung utak, no? Kung mahina yung puso, talagang bibigay ka, no? Kaya nga sabi ko sa kanila kanina, nandiyan na tayo, no? Hindi pwedeng manghina tayo, although talaga yung sakit, no? Yung nararamdaman, talagang sobra yon, sobra-sobra yon, pero nandiyan na, kailangan natin bumangon kasi may mga anak pang umaasa. Sana po makuha na po si ay makita na po si Kuan Angelin po. Ibalik na lang po sa amin para walang problema. Yan lang po. Ayan, so ayan, Lynn, sabi mo kanina, no, ay yung mister mo na may sakit at ako'y natutuwa dahil parehas kayong dalawa nagtutulungan, ikaw ay gumagawa ng diskarte, yung si mister din gumagawa ng diskarte, kumbaga join force kayo, no, para sa pangangailangan ng mga bata at lalong-lalo na ngayon ay pasukan na naman, no, ay kailangan na naman ng mga gamit, no, pangangailangan ng mga bata. Kaya dubli kayo talaga ang mangyayari ngayon. Ayan po mga kabayan, muli ako'y nananawagan sa anak nilang nanawawala, si Angeline Dumlao, 13 years old po mga kabayan, isa itong PWD. Please, 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 hindi biro yung nararamdaman ngayon sa mag-asawa. Ang inaantay lang nila ay maibalik. Sabi nga ni Kuya kanina, kung matakot kayo, no, na ihatid, no, kahit iwanan nyo na lang daw dyan sa labasan ng dito sa labasan o dito sa lugar nila,
dahil kaya na ng bata na umuwi dito sa pamamahay nila. Yun lang, wala na silang ibang hangad pa kundi makabalik lang yung kanilang bata na anak na buhay. Yun lang, buti nga napakabait pa rin ng mga kabayan, hindi mo makitaan na nananggagalaiti, yung sinasabi gaganti, yung mga ganon, wala. Ang bukod tangin lang kahilingan ay maibalik lang dito, naligtas yung anak nila. So, okay, syempre, hindi lang yung pananawagan nila, yung concern talaga nila dito sa magulang nila ay manawagan sa kanilang anak. Pero syempre, nandito na tayo, hindi pwede, nakitaan naman talaga natin sila yung kanilang kalagayan. No, kailangan nilang pagkain, lalo na apektado ngayon yung trabaho nila dahil sa nangyari. Kumbaga, masyado lang nainda yung problema o hindi makapag-focus sa pagtatrabaho dahil doon sa nawawalan lang anak, magbibigay din tayo ng pagmamahal sa kanila. Okay, ayan, Kuya and Atilin. Meron na kayong bigas, assorted groceries, at isang train na floor. Okay, hindi lang yan. Meron ka pang 1,000. 1,000 plus 1,000 pa uli pambili ng gamit sa mga bata na ang pasukan. Okay? So, titingnan natin ha kung anong magiging resulta doon sa ating panawagan, no? Sa ating try lang, subukan lang natin sa pamamagitan ng ating channel na may makakita din. Maraming salamat po, Ma'am Lori, at saka sa mga tawon ni Ma'am. Maraming salamat po. Malaking blessing na po sa amin ito, lalo nga nawala yung anak ko. Maraming salamat po. Sana po mahanap na ang aking anak na si Angeline Dumlao Paringit po at may balik na sa amin ng ligtas. Masaya na po kami. Maraming salamat po sa mapanood niyo po. Salamat po sa kung po, Ma'am. Sa pagkain sa bigat, maraming malaking tulong sa amin na to. Maraming salamat sa lahat. Malay natin, hindi natin alam bukas o sa makalawa, no, or once na napanood yung ating channel ay magugulat na lang tayo, no, mabalitaan po na lang o magulat na lang kayo sa pagising nyo ay nandiyan na pala may tumawag ng papa, mama, nandito na ako, no. Okay, so ayan po mga kabayan, maraming salamat po muli sa ating walang sawang pagmamahal, no, Ma'am Esther Gordon. Salamat po sa ganito ang puso. Naway pagpalain po tayo ng Panginoong Diyos sa araw-araw. Naway bigyan po tayo ng kalakasan ng katawan sa araw-araw. Naway bigyan po tayo ng mahabang buhay pang sa ganon. Marami pa tayong matulungan na gaya nila. So mga kabayan, huwag niyo pong kalimutan, pakishare at subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Talita. Maraming salamat po. Gabi sa soul. Bye! Salamat po.